Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa pagsalakay sa sinasabing drug den sa Maynila kung saan arestado ang walong suspect matapos salakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang isang bahay sa may University Belt sa Maynila. Aminado ang may-ari ng bahay na gumagamit siya ng droga pero tinanggi niyang siya ay isang pusher. Nagpa-patrol Nico Bawa. Sa bisa ng isang search warrant, pinasok ng NBI Dangerous Drugs Division ang bahay na ito sa Maynila. Napansing labas-masok ang ilang lalaki rito na ginagamit umano ito bilang isang drug den. We receive a information, confidential information from an informant that merong drug den sa may San Miguel, which we found alarming because it's within the university belt, no? Napakaraming estudyante dito and yung mga residente ng area ay nagko-complain. Nabawi sa lugar ang siyam na sachet ng shabu at ilang drug paraphernalia. Itinanggi ng suspect na si Tunying na nagbebenta siya ng droga pero inaming gumagamit siya at ang iba pang suspect ng shabu sa kanyang bahay. Kami lang magkukumpara, may mga edad lang gumagamit niya. Ito mo ito, hindi mo gumagamit eh. Ayon sa NBI, dati nang kinasuhan si Tunying sa parehong krimen. Ayon naman sa isa pang suspect, tumigil na siya noon sa paggamit ng droga hanggang nahuli siya ngayon. Babala naman ang NBI, bagamat wala na umano ang kampanyang oplantokhang, hindi ibig sabihin nito ay maluwag ang mga otoridad sa mga may kinalaman sa illegal na droga. Hindi naman kasi natutulog yung mga law enforcement agency, no? In fact, yung coordination among PDEA, PNP, NBI, and other law enforcement agency continues. No? Ang gobyerno natin is still serious, no? In running after drug traffickers and yung mga drug users. Kulong ang walong suspect sa paglabag sa Dangerous Drugs Act. Nico Bawa, ABS-CBN News. Nagtamo ng paso sa katawan ang isang lalaki matapos makuryente nitong Webes sa San Remigio Antique. Sa kuha ng CCTV, kitang naglalakad sa bubong ng isang establishmento ang biktima. Maya-maya pa ay nasagi ang ulo nito, ang isang live wire, dahilan para magliyab at makuryente bago mahulog sa bubong. Naglilinis umano ang biktima sa lugar ng mangyari ang insidente. Sa ngayon ay stable na ang kanyang kondisyon at patuloy na ginagamot sa ospital. Mabigat ang mga naging patutsada ni Vice President Sara Duterte tungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa mga pamamalakad nito. Muling iginiit ni VP Duterte na hindi sila naging magkaibigan ng Pangulo at binalikan kung paano sila naging magkatandem noong halalan 2022. Nagpapatrol, Ara Perez. Sa halos dalawang oras na press conference ni Vice President Sara Duterte, bukang bibig niya ang mga batikos sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Discussing kung ano ang gagawin sa problema. Ngayon. Kung bibigyan ni Duterte ng marka ang Administrasyong Marcos mula 1 hanggang 10, kung saan 10 ang pinakamataas. 1 lang ang rating niya. Pasensya na. Pero nung nakaupo ako doon at the time, hindi ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong babangon muli. Apparently, yun lang yung naririnig ko. And when you say sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Sabi ni Duterte, kahit pa magkatambal sila sa nakaraang halalan, hindi naman sila naging magkaibigan ni Marcos. Pero paano ba siya nakumbinsing tumakbo noon? Kwento ni Duterte, matapos niyang maghain ng kandidatura sa pagka-alkalde noong 2022, tinawagan siya ni Senador Aimee Marcos, na kapatid ni Pangulong Marcos, para kumbinsin siyang tumakbong vice president. Sabi ko, bakit mo ako nire-request
ngayon na tumakbo ang Vice President. And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. Of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Kalaunan, tumakbo bilang running mate ni Marcos si Duterte matapos aniyang makita ang survey at matimbang ang desisyon, katuwang ng kanyang pamilya. Giit ni Duterte, hindi siya kailanman inudyok ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbong Pangulo. Gayunman, hindi pinagsisisihan ni Duterte ang pagtakbong ikalawang Pangulo, katandem si Marcos. Kasi imagine nyo, kung mayor ako at sinahabol nila ako ngayon, diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako i-kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Hiningan naman ang reaksyon si Duterte sa pagpayag ng kanyang ama nung siya ang Pangulo na ilibing sa libingan ng mga bayani, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi ko alam, pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Para kay Duterte, hindi na maganda ang relasyon nila ni Marcos na napagtanto niya dahil sa ilang insidente, gaya ng isang event kung saan hiningi umano ng isang estudyante ang relo ng Pangulo bilang graduation gift. Nasagot niya, why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako, wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Kung si Duterte umano ang masusunod, hindi na dapat pangbanggitin ni Marcos ang kanyang pangalan o sabihing nalin lang siya patungkol sa kanilang pagiging magkaibigan. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas? Kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay? Wala namang pahayag ang Office of the President tungkol sa mga sinabi ni Duterte. Ara Perez, ABS-CBN News. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aniyay mahalagang hakbang tungo sa pakikipagkaisang politikal sa kanyang dating nakatunggali sa halalan na si dating Vice President Lenny Robredo. Pinasalamatan ng Pangulo si Senate President Francis Escudero na siyang nagkasan ng kanyang pakikipagkita kay Robredo sa Sorsogon nitong Huwebes. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, bahagi ito ng patuloy na panawagan ng Pangulo para sa pagkakaisa ng bansa. Senate President Chis Escudero and who has taken a very important step towards political reconciliation yesterday. Well done. I'm so happy you did that. That has always been our president's message to the country, that we always must unite, that the Filipinos must always be as one. So that's just a reiteration of a message that resonates throughout the Philippines. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa paglagda niya kanina ng Republic Act 12028
o ang Academic Recovery and Accessible Learning Law, layo nitong patuloy na ibangon ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Sasakupin din ang programa ang pagpapabilis sa pag-recover ng mga estudyante mula sa naging epekto sa pagtuturo noong pandemya. It is imperative, therefore, that we acknowledge this massive challenge, determine the necessary steps, and prioritize the implementation of learning interventions. With the signing of the Aral Law, we embark on a definitive journey to champion the right of every Filipino child to quality education, ensuring as well that it is accessible to all. Gretch, marami ang naghihintay na muling makita sa TV o big screen ang award-winning actress na si Miss Gina Pareño. Eh, kumusta na ba si Miss Gina? Alvin, na-miss ng veteranang aktresa si Gina Pareño ang muling pagsabak sa pag-arte. Kaya naman may hiling siya sa nalalapit na selebrasyon ng kaniyang 77th birthday. Alamin sa exclusive na pagpapatrol ni MJ Felipe. Happy birthday. Ay, thank you. Thank you so much. Uy, magbe-birthday po ako, October 20. Oh, di ba? Anong pakiramdam? 77. Oh. Sa Sunday. Ano yung 77? Edad mo. Oh, 77? Buhay pa! Buhay pa! Alive and kicking! Okay naman, masaya. Pero bilang ako, naghahanap ako ng ilaw yung camera, yung ganun. Symphony na! It's yours, it's called Symphony. 17 taong gulang noon si Gina Pareño nang unang masilayan ng lente ng kamera. Kwento niya, hindi niya inambisyong maging artista, pero alam niyang gusto niyang umarte. What would you like to be when you grow up? I want to be a movie actress. Totoo yun. Bata pa lang kasi ako. Pag nagbabahibahaya kami, teka umaarte ako na parang totoo. Mula noon, tuloy-tuloy na ang mga proyekto ni Pareño. Mapa-telebisyon o pelikula. Iconic ang kanyang pag-arte sa episode ng Maalaala Mo Kaya na Rehas. Tama na! Nakatanggap rin siya ng mga international awards para sa mga pelikulang Service at Cobrador. Noong pandemya, tumamlay ang mga proyekto. Sa social media, itinuon at ibinuhos ni Pareño ang kanyang pag-arte. Pero para kay Gina, iba pa rin ang saya niya kapag umaarte sa harap ng kamera. Yung nakakaraos yung init ng dugo ko sa acting, yung ganun. Tapos pag wala akong labas, para bang wala na nagmamahal. Unhappy ako pag hindi ako umaarte. Walang ilaw, walang kamera, alam ko nasa kwarto lang ako. Para nakalimutan na nila ako. Sa gitna ng pangungulila sa pag-arte, nagbibigay kasiyahan ngayon kay Gina ang pag-aalaga ng kanyang anak at mga apo at mga aso. Sa kanyang kaarawan sa Linggo, ano ang gustong matanggap na regalo ng isang Gina Pareño? Pelikula. Yun talaga. Television, ano? Project. Project. Yun talaga. Maka-arte. Bibigay yan. Mailawan. Baka gusto nyo kong ilawan at mag-acting. Sama naman ninyo ako. Sige na. Sama naman ako dyan mo. Mapapanood ang buong panayam kay Gina Pareño sa OnCue sa news.abs-cbn.com o sa official YouTube channel ng ABS-CBN News. Sana makaarte ako uli. Sana maalala nila ako. Ganun. Ay, laku, laking tuwa ko. MJ Felipe, ABS-CBN News. Palaki ng palaki ang online family ng ABS-CBN Entertainment. Umabot na sa 50 million ang YouTube subscribers nito. At dahil dyan, ito na ang YouTube channel sa media and entertainment category na may pinakamaraming subscribers sa Southeast Asia. Mas marami pang aabangan sa YouTube channel nito tulad ng Halfmates na isang YouTube original series, pinagbibidahan ni Kauri Oinuma at Jeremiah Lisbo, at ipalalabas na simula October 18. Aabangan din ang 4 Bad Boys and Me, ang unang digital movie ng ABS-CBN sa YouTube para sa 2025. Patuloy rin ang pagtangkilig ng mga manonood sa Kapamilya Online Live kung saan tampok ang 24/7 live streaming ng umiiring iba-ibang programa ng ABS-CBN na umiiring ngayon
pati na rin ang replays ng mga all-time favorite show. Mas dumami pa ang mga Pilipinong nagsasabing nakaranas sila ng gutom batay sa pag-aaral ng social weather stations. Ito anila ang pinakamataas na antas ng gutom simula noong COVID-19 pandemic. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Pagbebenta ng iba-ibang pagkain ang kinabubuhay ni Albert. Pero aminado siyang siya mismo, hirap mag-budget ng pambili ng pagkain dahil mahal ang mga bilihin. Tsaga-tsaga na lang. So wala rin matitira. Gaspang gastos. Lumalabas sa pag-aaral ng Social Weather Stations o SWS na mas tumaas pa ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing nakadama sila ng gutom. Nasa 22.9% o higit dalawa sa bawat 10 Pilipino ang nagsabi na nakaranas sila ng involuntary hunger o gutom dahil walang makain sa nagdaang 3 buwan. Di hamak na mas mataas ito kumpara sa 17.6% na naitala noong Hunyo. One thing we noticed from our data is that mabilis mag-react yung, for example, self-rated poverty sa inflation pero matagal makarecover. Once nag-spike ang inflation, the self-rated poverty will follow, hunger will follow, but then kahit na makita natin ng mabilis na pagbaba sa inflation, yung mga after effects of that sudden spike in inflation, it lingers. Pinakamalaki ang itinaas ng antas ng gutom sa Mindanao at Visayas, kung saan halos dumoble ang bilang. Bahagyang tumaas ang bilang sa Metro Manila, pero bahagyang bumaba sa ibang bahagi ng Luzon. Ayon pa sa SWS, ang naitalang level ng involuntary hunger o gutom ngayon ay ang pinakamataas na antas na simula noong September 2020 o yung kasagsagan ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Nagtuloy-tuloy din ang pagtaas ng gutom simula noong September 2023. Nauna naging sinabi ng Ibon Foundation na kasama ang Pilipinas sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na mataas ang level ng food insecurity. Anila, nasa 51 milyong Pinoy o 44.1% ng populasyon ang wala o kulang ang pambili ng sapat at masustansyang pagkain. Pinapakita niya sa pinakabatiang pangailangan, hirap na rin ang karaniwang Pilipino makabili ng sapat na pagkain para sa kanyang minimum na pangailangan. Pati itong relatibong murang pagkain, hindi nila kinakaya. May mga programa naman ang pamahalaan na tumutugon sa gutom, tulad ng food stamp at rice for all. Again, yan yung mga self-rated survey na ginagawa at alam natin pagka self-rated ay talagang yan yung pakiramdam ng mga mamamayan at yan ay magsisilbing challenge sa atin na pabutihin pa yung ating mga programa. Nauna nang nangako ang Department of Agriculture na sisikapin nilang mawakasan ang gutom sa bansa. Kinikilala umano nila ang access sa sapat at masustansya pagkain ay hindi pribilehiyo, kundi karapatan ng bawat Pilipino. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Naniniwala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na papalo sa 93% ang bilang ng mga pampublikong sasakyan na sasali sa modernization program. Ito'y matapos buling buksan ang consolidation application. Pero ang giit ng ilang transport group, di pa rin sila kakagat sa alok ng gobyerno. Nagpapatrol, Andrea Tagines. Tila nakikipagpatintero sa mga otoridad tuwing babiyahe ang tsuper na si Bonifacio. Hindi kasi nakakonsolidate ang minamaneho niyang jeep, kaya patagulang ang pamamasada niya. Sa muling pagtanggap ng consolidation applications ng LTFRB, kukumbinsihin na niya ang kanyang operator na magpa-consolidate. Mas maganda yung kumpleto ka, pag oras na hinaharang ka, wala ka ng takot. Sa isang board resolution, muling pinalalawig ng LTFRB ang consolidation mula ngayong araw hanggang sa November 29. I-take advantage na po nila itong hiling. Kasi tandaan po, yung ating executive, talagang position natin, no? Talagang firm na tayo noong April 30, nagsalitain na yung ating Secretary Bautista, ang ating Pangulo. Ngunit dahil sa pakiusap po ng ating mga kasamahan dito sa Senado, we decided to give it a little more extension po
para po talagang sabi nga ni Senate President Escudero, wala po dapat maiwan, matira sa ganitong programa. Sa datos ng LTFRB, nasa 83% na ang consolidation rate sa buong bansa pagkatapos ng naunang April 30 deadline. Inaasahang aabot pa ito ng hanggang 93% bago matapos ang taon dahil sa dami ng gusto umanong humabol. Sabi ng LTFRB, marami kasi ang nanghihinayang na hindi na sila nakatatanggap ng ayuda tulad ng fuel subsidy. Traditional jeepneys, they get about 9,000 pesos. For libreng sakay, it can range from 30,000 up. Sayang, maraming na-realize, maraming nag-isip na maraming mawawala sa kanila by na-joining. Dagdag ni Guadis, may 500 applications na silang natanggap mula sa Region 4. Pero nilinaw niya na pwede na lang sumali sa mga buunang kooperatiba o korporasyon at hindi na pwedeng gumawa ng bago, pwera na lang sa mga tinaguriang critical routes. May mga ruta pa po tayo all over the Philippines na wala pang mga existing cooperatives na nag-apply. In those instances, we will allow new cooperatives to come in and take over these existing routes. And even in Metro Manila, may mga ganun pa po. Pero para sa grupong Manibela, patunay ang panibagong extension na kulang pa rin ang mga nagpa-consolidate, kaya naghihikayat pa ng iba ang LTFRB. Sila na ang nagsasabi na may mga ruta pa rin na hindi po nag-consolidate. Hindi lang po siguro nila madiretso ang transport sector, ang mga mananakay na talagang palpak po yung programa. Basta sa hanay po namin, wala na pong kumagat dyan sa patibong na yan. Pati ang grupong Piston, nagmamatigas pa rin, lalo't marami pa umanong lumalapit sa kanila na gustong i-withdraw ang consolidation. Nung pumasok po sila sa corporation at saka sa kooperatiba, ay nawalan sila ng kabuhayan sa laki ng amortization ng mga unit na binabayaran po ng corporation at ng kooperatiba na talagang hindi rin na magkasya yung kinikita. Dismayado rin ang dalawang grupo dahil nauwi lang umano sa wala ang pakikipag-usap nila sa Senado dahil hindi extension kundi ang renewal ng kanilang mga prangkisa ang kanilang hiling. Andrea Taguines, ABS-CBN News. Nagpaplano na ang Metropolitan Manila Development Authority para sa mahigpit na seguridad sa darating na undas. Ayon kay MMDA Chairman Roman Duartes, magtatalaga sila ng 1,257 personnel simula October 27 kung kailan inaasahan ang pag-uwi sa mga probinsya. Nakipag-ugnayan na ang MMDA sa National Capital Region Police Office, Highway Patrol Group at mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila para sa pagpaplano sa traffic management at security protocols ng malalaking transport hubs tulad ng mga pier, bus terminals at airport, maging sa loob at labas ng mga sementeryo. Inaaral naman ng MMDA kung papayagan ang provincial buses na dumaan sa EDSA. Ang aim po natin, laging bukas yung karsada. Hindi po dapat na mabarahan na in such a way na hindi na gumagalaw yung traffic. Dahil pag nagkaganon po at nagkaroon ng emergency, mahihirapan po yung ating mga emergency personnel para makarespond. Biniberipika na ng mga otoridad ang report na umano'y pagdukot sa isang Amerikano sa Cebu, Zamboanga del Norte kagabi. Kinilala ng mga pulis ang biktimang si Elliot O'Neill Eastman. Galing siya ng Amerika pero naninirahan na sa sityo Tungawan, Barangay Poblacion sa nakalipas na ilang buwan matapos makapag-asawa ng isang Pilipina. Nasa apat na lalaki na nagpakilala pa umanong pulis ang dumukot kay Eastman. Binaril pa umano sa paa si Eastman at binitbit sa isang bangka bago pumalaot. Nakipag-ugnayan na ang United States Embassy sa mga lokal na otoridad. Ayon pa sa embahada, prioridad nito ang kapakanan at kaligtasan ng kanilang mga mamamayan na nasa abroad. Natagpuan na ang isa sa mga nawawala sa Bukidnon landslide matapos gumuho ang bahagi ng kabundukan. Kinumpirma ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na nakita ng bangkay ng isang ginang na isa sa tatlong miyembro ng pamilyang nawawala. Matapos ngang gumuho ang bahagi ng kabundukan noong Martes ng gabi sa Sityo Minalong, Barangay Kahusayan sa bayan ng Kitautaw. Ayon sa MDRRMO, hindi naman sa landslide area nakita ang bangkay ni Ichel Log Cortez, kundi sa karating na bayan ng Carmen sa Cotabato Province.
Patuloy pa rin ang search at retrieval operations sa lugar habang nakikipag-night din sila sa mga barangay at karatig bayan. Nananatiling nawawala pa ang padre de pamilya at ang tatlong taong gulang na anak. Pahirapan pa rin ang retrieval operation dahil lang sa mga pag-ulan na maaaring magdulot ng panibagong pagguho na naman. Lagay muna ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, magiging maulan ba ang weekend at mayroon pa tayong inaasahang low pressure area o sama ng panahon? Kabayan, minomontor na ngayon ang isang low pressure area na nabuo malaling araw nitong Biyernes malapit sa Guam. Huli itong namataan sa layong 1,435 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At sabi po ng PAGASA, may medium chance na ito'y maging bagyo na bukas. Mabagal po itong kikilos palapit sa bansa at posibleng pumasok na ng Philippine Area of Responsibility kung hindi po sa Linggo ay sa araw ng Lunes. Tawagin po itong Bagyong Christine. Kita natin sa ating mapa, no? Malawak po ang ikot ng hangin nito at aabot ang trough extension ng bagyo sa silangang bahagi ng ating bansa. Patuloy po ang tabayan ng updates ukol sa potensyal ng bagyong ito para malaman kung saan ito posibleng pumunta sa mga susunod na araw. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, sa Luzon, buong araw pong may aasahang pag-ulan. Sa Sabado, ang ilang bahagi ng Kabikulan, Calabarzon at Northern Mimaropa. Meron ding thunderstorm pagsapit ng hapon dyan sa Pangasinan at Central Luzon. Sa Linggo naman, mula po umaga hanggang tanghali, magsisimula yung mga pag-ulan sa Cagayan Valley at maging sa Cordillera. At mas maulan po mula hapon hanggang sa gabi dito po sa bahagi ng Southern Luzon at posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, naasahan ang pag-ulan bandang hapon ng Sabado at ng Linggo dahil po sa thunderstorms. Halos buong Kabisayaan naman ang uulanin Sabado ng hapon at pagsapit naman ng Linggo, magsisimula yung mga pag-ulan bandang tanghali at mas malalakas ang ulan sa hapon sa bahagi po ng Iloilo, maging sa Northern Negros at ilang bahagi ng Eastern Visayas. At sa gabi, dahil sa trough ng potential na bagyo, ay maulan din sa bahagi ng Samar. Sa Mindanao, ilang lugar ang uulanin Sabado ng umaga. Hapon naman hanggang hapunan, maraming lugar ang uulanin, lalo po sa hapon sa may Bukidnon, Sultan Pudarat at oras ng hapunan sa may Agusan del Sur. Sa Linggo naman po, umaga hanggang tanghali, maulan sa may Zamboanga Peninsula at sa Sulu Archipelago at pwede na rin mga pag-ulan sa hapon sa may Northern Mindanao at sa Caraga at sa gabi maulan pa dito sa silangang bahagi ng Mindanao. Tayo po sa Metro Manila, aaraw sa umaga pero posibleng tanghali pa lamang ay magpapaulan na ang thunderstorms, parehong araw po ng Sabado at ng Linggo. At yan ang update sa lagay ng panahon. Kapamilya, natong hayaan nyo ba dahil marami ang namangha sa supermoon nitong Webes ng gabi, samantalang masisilayan naman hanggang sa katapusan pa ng Oktubre ang isang kometa. Yan itong Webes ng gabi ang pinakamalaki at pinakamaliwanag na supermoon ngayong 2024. Mas malaki ng 7% at mas maliwanag ng hanggang 15% ang supermoon kesa sa karaniwang full moon. Nakunan ito ni Bayan Patroller Jessica Maron sa Santa Ana, Manila at ni Kurt Daniel Hoves mula naman sa Calasiao, Pangasinan. Biyernes naman ng madaling araw, nasipat ni Anthony Labao ang supermoon sa itaas ng mga gusali sa Mandaluyong City. Nangyayari ang supermoon kapag natatapat ang full moon sa perigee o yung posisyon sa orbit ng buwan na pinakamalapit sa mundo. Sa November at December 2025 pa, masisilayan ang susunod na supermoons. Samantala, hanggang sa katapusan naman ng Oktubre pa makikita sa western horizon ang kometang C-2023A3 o Chuchinsan Atlas. Pinakamalapit ito sa mundo noong October 12 pero hindi nasilayan sa Pilipinas. Makikita ang kometa kahit walang teleskopyo pagkalubog ng araw hanggang mga alas 7:30 ng gabi. Mas maliwanag ito sa probinsya kung saan mas kaunti ang light pollution.
Pero mas pupush siya at mas tataas naman na sa kalangitan ang kometa sa mga susunod na araw dahil kikilos na ito palayo sa araw. Mula sa Oort cloud sa labas ng solar system ang kometa na nadiskubre lamang noong 2023 at pagkatapos pa ng 80,000 taon muling magpapakita ang comet C2023A3. Atin po ang kwento na papanahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya. Hindi diretsong sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong ng mga kongresista sa pagdinig nitong Huwebes kaugnay ng paggastos ng 16 million pesos mula sa kanyang confidential funds para sa safe houses sa loob lamang ng 11 araw. Pero gin ni Duterte, hindi nakapagtataka o normal lang ang paggastos ng milyones ng mga ahensya ng gobyerno sa loob lang ng ilang araw. Napapatrol, Vivian Gulia. Isang araw matapos lumabas sa pagdinig ng komite sa Kamara na 16 million pesos mula sa 2022 confidential funds ang ginastos ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa renta ng tinatayang 34 safe houses sa loob ng 11 araw, nagsalita sa isang press conference ang pangalawang pangulo. Bagamat hindi diretsahang sinagot ang tanong ng mga kongresista, sinabi ni Duterte na hindi nakapagtataka ang paggastos ng milyones ng mga ahensya ng gobyerno sa loob lang ng ilang araw. Ganun talaga ang gobyerno. Gumagastos siya every day para sa mga projects niya. And sometimes, it's not millions, billions ang pinipirmahan ng mga opisina ng gobyerno para sa projects. So hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Puna ni Duterte, nagsasagawa na ng sariling audit ang Kamara at wala umanong tinatanggap na tamang sagot ang mga kongresista na muli niyang inakusahan na nagpaplanong patalsikin siya sa pwesto. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Kaugnay naman ang testimonya ng isa pang opisyal ng Department of Education na nakatanggap din umano ng sobring may lamang 12,000 to 15,000 pesos noong siya pa ang Education Secretary. Gusto nila kasing palabasin sa mga tao, yung envelope na yan, galing sa, yung pera na yan, galing sa confidential funds. Ayon pa sa Vice Presidente, hindi ginamit ang higit 15 million pesos mula sa 2023 confidential funds ng kanyang opisina para sa Youth Leadership Summit o sa Armed Forces of the Philippines. Pero tanong ng komite sa Kamara, bakit certification ng AFP para sa naturang summit ang isinumite sa COA para ipaliwanag ang 15.54 million pesos confidential expenses noong nakaraang taon? Parang masasabi po natin na ito'y ginawa lamang nila for the purpose mag-comply, pero ang totoo, hindi naman ito yung talagang nangyari. Sabi na yung AFP, okay, gawa namin ng paraan. Based on information we gathered, ginamit siya supporting information doon sa mga areas kung saan may nakuha na reports na at risk ang mga bata. Panawagan ni Chua kay Duterte at sa mga opisyal na ipinasampina, dumalo na lang sa susunod na pagdinig ng kanyang komite. Kung hindi, aniya isa cite in contempt ang 6 na opisyal ng OVP. Hindi kasama rito si Duterte, pero posibleng hindi maging paborable ang desisyon ng komite. Nang tanungin kung posible itong maging ground for impeachment, kung hindi siya magpapaliwanag, medyo damaging at saka medyo mabibigat po yung nangyari po sa hearing kahapon. Kaya kailangan maipaliwanag po nila to. As to the ground, posible po. Payo ni na House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. at House Majority Leader Manuel Jose Dalipe kay Duterte, sagutin na lang ang kanilang mga tanong kaugnay ng paggamit ng pondo ng opisina niya at huwag nang ilihis pa ang issue. Vivian Gulia, ABS-CBN News. May napipisil ng mga komite si Senate President Francis Escudero
para siyang manguna sa magiging investigasyon ng Senado sa drug on war ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon naman sa isa pang senador, sakaling humarap ang dating Pangulo Duterte, malaki ang magiging ambag niya sa investigasyon. Nagpa-patrol RJ Cruz. Ang Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senadora Pia Cayetano at ang Senate Committee on Justice and Human Rights sa ilalim ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III ang napipisil ni Senate President Francis Escudero na humawak ng investigasyon ng drug war ng dating Pangulong Duterte. Ito'y matapos siyang payuhan sila Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Bongo na hayaan ng iba ang humawak sa investigasyon. Aminado si Escudero baka matakot ng ibang testigo kung si de la Rosa ang mangunguna sa mga pagdinig. Sinabihan ko na rin si Senators Pia and Coco Pimentel na may posibilidad ng ganon marahil o may mag-aakusa ng ganon at tiyakin nilang magiging patas at parehas yung hearing. Sino man ang mag-chair ng committee at anong committee man ang mag-handle. Sangayon rito ang lead co-chair ng House Squad.com na nag-iimbestiga rin sa drug war. That's the most logical thing to do. Mahirap naman kasi na imbestigahan mo yung sarili mo sa sarili mong komite, no? Kung ikaw ang inaakusahan, no? And this goes the same to all others that are being accused. Ayon kay Pimentel, handa na siyang gampanan ang tungkulin kung sa kanya iaatang ang responsibilidad. Nais naman ni Escudero na idaos ang mga hiring ngayong break para hindi masagasaan ang trabaho ng Senado sa pagbubukas ng sesyon. Ang sabi ko ay mas gusto kong masimulan sa recess para sa gayon ay medyo menos-menos na kapag nag-resume kami dahil tatalakayin na namin ang panukalang budget sa taong 2025. Pero ayon sa patakaran ng Senado, ang Blue Ribbon lang ang pwede mag-hearing na moto proprio o kahit walang basbas ng plenaryo ngayong break ang Senado. Pero kung magre-resume, malamang ang Committee on Justice ang mag-hearing. Umaasa naman si Senador Risa Ontiveros na mapag-uusapan pa rin ang hearing niyang Committee of the Whole na pinakamainam na manguna sa investigasyon. Palagay ko ang Senate Committee of the Whole at hindi iisang komite lamang kung alinman ay mas magbibigay ng kaluwagan ng loob sa mga biktima, victim survivors ng war on drugs at ng mga EJ case na dumalo at magsalita. Option pa rin siya, nasa lamesa pa rin siya, pero gaya nga nasabi ko, ang tila direksyon base sa mga pag-uusap ko sa iba't ibang miyembro ng Senado ay papunta sa nabanggit ko bagaman hindi pa naman pinal. Tingin ni Ontiveros, mahalaga ang magiging ambag sakaling humarap sa pagdinig ng Senado sa dating Pangulong Duterte. Tingin ko, if we can get more of the perspectives of Duterte himself, whether as a resource person or through submissions of or procurement of documentations, malaking bagay na yon. Lalo na't inaabangan pa rin natin yung proseso ng International Criminal Court. Posibleng may marinig tayo sa kanya na dagdag or mahingan siya ng mga documentary submissions. Handa rin siyang tanungin ang dating Pangulo pero hindi raw siya excited na harapin ito. Wala namang kaso kay Escudero na imbitahan ng Senado ang dating Pangulo. Ayon naman sa House Squad.com, handa na silang maglabas ng partial committee report sa mga natalakay nila, gaya ng pagkamatay ng mga Chinese drug convicts noong 2016 sa Davao Prison and Penal Farm at ang pagpaslang kay PCSO official Wesley Barayuga. RG Cruz, ABS-CBN News. Pinahayag ni dating Police Colonel Eduardo Asierto na lumago ang industriya ng pogo sa bansa dahil sa hindi mano inaksyonan ng gobyerno ang kanyang report kaugnay kay dating Presidential Economic Advisor Michael Young. Sa naging panayam ng teleradyo serbisyo, sinabi rin ni Asierto na protektado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Young, kaya mistulang hindi ito nagagalaw. Dinawit din ni Asierto sina Senador Ronaldo de la Rosa at Bongo na mga galamay ni Young. Handa rin ang dating opisyal o si Asierto ng PNP Drug Enforcement Group na humarap sa investigasyon ng Quad Committee at maging sa Senado kaugnay ng drug war ng nakaraang administrasyon. Wala pang reaksyon sina Duterte, de la Rosa at Go sa naging pahayag ni Colonel Asierto. Lumawak ang galamay ni Michael Young at ni Alan Lim. Lumago ang Pogo, nandiyan ang Parmali. O, kung nung muna pa, inaksyonan nila yung report ko about kay Michael Young. Di sana na maagang na-check yung activity ni Michael Young. Kaya lang, protected siya ni President Duterte at that time, saka ni Sapongo. Paano mo maiimbestigahan ng isang
appointed presidential advisor on economic affairs na may mga security ng mga PSG. Paano ka magkoconduct ng surveillance sa isang tao na protected sa itaas? Iimbitahan sa susunod at huling pagdinig sa Senado kaugnay ng mga Pogo ang umanoy Pogo godfather na si Lin Shun Han, na kilala rin sa alias na Liu Dong. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, dati nang lumutang ang pangalan ni Lin sa mga nagdaang hearing ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan niya. Posible anyang magagamit sa investigasyon kay dating Bamban Mayor Alice Guo ang testimonya ni Lin na naresto noong October 10. Naniniwala rin si Ontiveros na may mas malaki pang Pogo boss na hindi pa nahuhuli. Tulad ni na Duan Ren Wu, no, ng Porak Pogo Hub, si Zhang Jie at si Huang Ziyang na sinabi na ni Guo Huaping at lumabas sa aming investigasyon ay kasosyo niya dun sa Bamban Pogo Hub. Itong lahat ng mga ito ay kailangan naming ma-establish. Samantala, sinabi ni Ontiveros na hindi pa nila alam kung saan kulungan inilipat ang self-confessed Chinese spy na si Xie Zhijiang at hindi pa rin nila ito nakokontakt. Wala rin anyang balita mula sa Department of Foreign Affairs tungkol sa ginagawang paghahanap kay Xie. Matatanda ang sinabi ni Xie sa isang panayam kamakailan na kapwa niya espiya si Guo. Dagdag ni Ontiveros, ngayong tatapusin na ng Senado ang investigasyon sa mga Pogo, ipauubayan na nila sa pamahalaan ang paggawa ng mga susunod na hakbang. Kung wala man tayong makuha kay Xie by the time of our next and last hearing, at least in a way nag-handover na kami sa executive at sa ating intelligence agencies na alamin itong mga seryosong posibleng implikasyon ng mga revelations so far ni Xie. Tinalakay sa kakatapos lang na Annual Digital Congress o Digicon 2024 sa Pasay City ang mga nauusong trend at teknolohiya pagdating sa digital marketing. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya, kailangang makasabay ang mga kumpanya para hindi mapag-iwanan at patuloy na marating ang kanilang mga customer. Dito sumentro ang taunang Digital Congress o Digicon 2024 na dinaluhan ng libo-libong participants ngayong linggo. Tinalakay sa Digicon ang mga bagong trend pagdating sa digital marketing at makabagong teknolohiya para sa mas magandang customer experience. Technology is evolving so quickly. Our customers' experiences and expectations are evolving so quickly as well. We're passionate about bringing those technology-driven solutions to them as well. Isa rin sa mga trend ngayon sa digital marketing ay ang partnerships at collaboration. At ayon sa isang Filipino fast food chain, malaki ang naitulong ng partnership nito sa Nation's Girl Group na Bini. It's the joy we spark amongst all of the Blooms fans. Kakaiba talaga yung kasayahan nila. Nung nakita namin sila nagko-collect, nagto-trade, pupunta sa mga restaurants namin. Para sa organizers at stakeholders, mahalagang alamin kung paano gamitin ng responsable at tama ang mga trend at teknolohiya para sa benepisyo hindi lang ng kumpanya, kundi pati ng mga consumer. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Mahigit 500 mga Pinoy ang nakauwi sa bansa mula Lebanon. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah, nakiisa ang Pilipinas sa pagkondena sa umano'y pag-target ng Israel sa mga peacekeepers ng United Nations. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Matapos magtrabaho ng 18 taon sa Lebanon, nagpa siya ng umuwi ng bansa si Nanay Felicilda. Tumitindi kasi ang gera sa pagitan ng Israel Defense Forces at grupong Hezbollah. Kahit hindi pa po tapos yung working permit ko doon, lahat ng papers ko, voluntary po akong nag-surrender po sa aking papers para lang po makauwi dahil po sa gulo. Doon po kasi everywhere na po doon sa ngayon po mayroon na pong everywhere paputok po. Kasamang umuwi sa bansa ni Nanay Felicilda ang mahigit 40 Pilipino. Sinalubong sila ng mga opisyal ng pamahalaan alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad ilikas ang mga Pinoy. Mas nagiging intense sa south
sa South Lebanon, kung saan naghahanap ng paraan yung ating embahada na sagip yung mga konting Filipino nandun, although they are not yet in harm's way. Pero meron ng iba doon, nakapunta na sa Beirut at kasama ngayon sa flight ngayon. Mula nang magsimula ang repatriation noong October 2023, 525 na ang mga OFW na nakauwi, kasama ang 30 nilang dependents o mga anak. Pero maliit na bilang ito sa nasa 11,000 Pinoy sa Lebanon. Ayon sa DFA, marami ang ayaw umuwi dahil sa trabaho at pamilya. Marami rin umano ang walang legal na dokumento. Alert level 2 yung Lebanon simula ng 2006. Sa madaling salita, hindi tayo nag-deploy doon. So, karamihan ng mga Pilipino doon walang legal papers. So, alam nila, pag bumalik dito, lalo na alert level 3, hindi na makakatrabaho doon. Sa ngayon, patuloy na hinihimok ng pamahalaan na umuwi na ang mga Pinoy kahit hindi pa ipinatutupad ang alert level 4 o mandatory repatriation. We're waiting for the ambassador's recommendation. One, if there is no more functioning government locally, that's one factor. The other is if the situation is already such that there is total risk to life and limb. We're making our services more available. We have hotlines. We have transport even, no, doon sa mga nangangailangan na maidala sa mga shelters from their homes, from anywhere within Beirut. May mga roving teams tayo. Makatatanggap ng mahigit 150,000 pesos na financial assistance at iba pang serbisyo mula sa mga ahensya ng gobyerno ang mga umuuwing OFW. Samantala, kinondena ng United Nations ang pag-atake umano ng Israeli Defense Forces sa mga UN peacekeeper. Sa pahayag ng UN Interim Force in Lebanon o UNIFIL, nakita ng kanilang mga nakaposisyong tauhan na pinapuputukan ng tangke ng Israel ang watchtower ng peacekeepers sa Kfar Kila sa southern Lebanon. Sinadya umanong tinarget ng IDF ang pwesto ng UNIFIL. Pinalalahanan ng UNIFIL ang Israel na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga tauhan at ari-arian ng UN. Nilinaw ng Israeli Foreign Ministry na Hezbollah ang target ng Israeli Defense Forces at hindi UNIFIL. Nag-abiso rin sila na ilayo ang mga tauhan ng UNIFIL sa tinatawag na Blue Line na isa na umanong aktibong combat zone. Patuloy din umanong nakikipag-ugnayan ang IDF sa UNIFIL para maiwasang madamay ang mga UN peacekeeper sa gulo. Mariin ding kinondena ng Pilipinas ang anumang aksyon na maglalagay sa panganib sa kanilang kaligtasan at seguridad habang tinutupad nila ang kanilang mandato alinsunod sa charter ng UN. Hinihikayat din ng DFA ang lahat ng UN member states na manindigan sa kanilang mga obligasyon sa ilalim ng international law at iyaking nagagampanan ng mga peacekeeper ang kanilang mga tungkulin. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Nagsagawa ang Commission on Elections ng raffle para sa pagkakasunod-sunod ng mga party list groups sa balota sa halalan 2025. Nagpapatrol, Willard Cheng. Gamit ang computer, nagpa-raffle ang COMELEC para sa pagkakasunod-sunod ng pangalan ng mga party list group na lilitaw sa balota. Hindi alphabetical, kundi batay sa numero na lumabas sa raffle ang magiging pagkakasunod-sunod. Sa kabuuan, 156 na party list group at organisasyon na nakapaghain ng kani-kanilang Certificate of Nomination and Acceptance ang isasama sa balota. Kabilang sa mga sasabak ang mga dati ng grupo, mga ilang bago at may kapangalang sikat na pamagat na mga programa, pangalan ng politiko, propesyon at lalawigan. Sa tingin ng political science professor na si Dr. Julio Tihangki, nabuksan ng party list system sa lahat dahil sa iba-ibang naging interpretasyon sa party list system law at mga sumunod na desisyon ng Korte Suprema na nagsabing maaaring maging nominee ng grupo ang kabilang sa isang marginalized o underrepresented sector o may record na nagsusulong ng katulad na advokasya ng nasabing sektor. Giit din ng korte, intensyon ng saligang batas na ang party list system ay hindi lang para sa mga sektor na may partikular na interes gaya ng mahihirap, kundi kasama rin pati mga pambansa at regional na partido at organisasyon. Dahil nagkalabo-labo na ang interpretasyon, nagkaroon ngayon ng puwang
na yung dating dapat ay magre-represent sa mga marginalized at mahihirap ay na-capture ng mga iba't ibang interes at kasama na dyan, makikita natin karamihan sa mga party list ngayon ay puro mga miyembro ng political dynasty. Di ba? Political dynasty, tapos karamihan din ng sikat or celebrities tumatakbo dahil mas madaling makakuha ng boto sa mga sikat at miyembro ng political dynasty. Isang upuan na kagad sa Kongreso. Panukala ni Tihangki, baguhin ang batas para masunod ang diwa ng saligang batas patungkol sa party list system. Pabor din dito si COMELEC Chairman George Garcia para maging malinaw ang mga katangian ng grupo at nominadong maaaring payagang tumakbo. Maganda po talaga, complete overhaul, revision, upang ma-reflect natin yung mga naging desisyon ng Korte Suprema at kasama na yung mga nominees din, qualification ng nominees, paano kami magtatanggal ng magdi-discredit ng nominees. Lahat ng yan dapat maisama natin. Lalo na rin kung paano kinukompute yung mismong representasyon doon sa Kongreso. Sa huli, nasa kamay ng mga botante ang pagpili sa grupong tunay na kakatawan sa kanilang interes. Tignan natin kung magtagumpay sila, hudyat to na pwede pa rin baguhin from within. No? And hopefully we elect enough reform-minded legislators who will take the way we elect our representatives seriously. Ilalabas ng COMELEC sa mga susunod na araw ang listahan ng party list nominees para na rin makilatis ng publiko. Willard Cheng, ABS-CBN News. Pumanaw na ang tinaguriang father of modern Filipino dubbing na si Danny Mandia. Siya ang nasa likod ng ilang hindi malilimutang foreign dubbed series at animation na umere sa ABS-CBN. Ayon sa tagapagsalita ng pamilya Mandia na si Pocholo Gonzalez, pumanaw sa Manila Doctors Hospital noong Miyerkules si Mandia sa edad na 70. Naging pioneer dubbing director at translator ng Kapamilya Network si Mandia mula 1992 at ng anime-oriented cable channel na Hero mula 2005. Isa siya sa mga nanguna sa paglaganap ng Tagalized animation sa ABS-CBN sa mga serye gaya ng Dog of Flanders, Remy, Julio at Julia, Heidi, Akazukin, Chacha, Digimon, Voltron at Ragnarok the Animation. Nasa likod din si Mandia ng unang Tagalog dub ng Taiwanese drama series na Meet Your Garden noong 2003. At nagpasikat sa mga Asian novela sa Pilipinas para naman sa mga nakasama ni Mandia sa industriya. Siya ay kinikilala bilang puso at gabay ng voice acting community. Nakikiramay po ang ABS-CBN News sa mga naulila ni Danny Mandia. Labis ang kalungkutan ng mga miyembro ng One Direction sa pagpanaw ng kanilang bandmate na si Liam Payne. Sa Instagram post na inilabas sa account ng grupo, humingi ng oras sa mga miyembro na makapagluksa sa pagpanaw ng bandmate at kaibigan. Sabi nila, iingatan nila ang bawat alaala ni Liam at sobra siyang mamimiss. Isa-isa naman nagbigay ng tributes ang bawat miyembro ng banda na sina Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik at Niall Horan. Napanood pa ni Liam ang concert ni Niall sa Buenos Aires, Argentina, bago siya pumanaw matapos mahulog sa balkonahe ng tinutuluyang hotel. Naniniwala ka ba sa second chance? Ito ang tanong kina Catherine Bernardo at Alden Richards sa media conference ng kanilang upcoming movie na Hello, Love Again. Walang takot din nilang sinagot ang mga kontrobersiya sa lie detector test. Nagpapatrol, MJ Felipe. Full force ang buong team ng Hello, Love Again sa pangunguna ng mga bidang sina Catherine Bernardo, Alden Richards at direktor na si Kathy Garcia Sampana sa media conference Huwebes ng gabi. Masaya ang kwentuhan pero hindi napigilang maging emosyonal nang balikan ang mga pinagdaanan at mga nakakaantig na kwento ng ating mga kababayan abroad. Ako, lagi ko yung dream eh. Sana paglabas niya ng sinehan, gusto niyo magmahal uli. This movie is about going home and I hope you find your homes. Yung paghawak niyo po sa kamay namin dalawa ni Kath while making the film, I think really helped this story to come into life.
Gaya ng kwento ni na Ethan at Joy sa pelikula, natanong sila kung naniniwala ba sila sa second chances o pangalawang pagkakataon. For me, lagi ko iniisip na forgiveness or second chances isn't an obligation. It's a choice and it's a gift. Just like any gift, you have to take care of that and you have to earn that gift. Bukod sa masayang Q&A, sunod-sunod ang mga announcements kagabi. Sa mahigit 200 sinihan sa North America, ipalalabas ang pelikula. Naka-schedule na rin ang screening sa Middle East, Southeast Asia, at Pacific. Big reveal din ang midnight screenings pagpatak ng 12:01 a.m. sa November 13. Patapos ang press con, eksklusibo ring nakapanayam ng ABS-CBN News sina Catherine at Alden para sa isang masayang lie detector test. Totoo bang ikaw ang gumawa ng paraan para palagi ang theme song? Yes! Yes! Yes po! Inisip mo ba noon na Hello, Love, Goodbye is the first and last time na makakatrabaho mo siya? Yes. Si Alden ba ang cute boy with a white jacket and a thick accent? Hindi! Okay. Nag-upload kasi sa TikTok si Catherine kung saan may hinatak siyang kamay ng isang lalaking nakaputing jacket. Hula ng fans, si Alden ito. Pero sabi ni Catherine, kamay ng kanyang road manager ang kanyang hinatak. Ano, hindi pa siya yung hinatak mo? Hindi. Kapal na mo ha. Totoo bang aside from flowers, bigyan mo siya ng ring? Ay, ano? Yes, 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 yes. Parang came from a party of a friend and then afterwards parang doon na nag-message lang sa akin si Kat the next day na she lost her ring. Actually, yung ring na yun is parang not just any... It's not a ring, and it's like a health... Health ring. Health ring. Okay. Parang it tracks sleep. Ay, nice. Yeah, yeah. The black one. Yeah, yeah. Yep. So, parang nag-extra effort lang naman tayo ng konti. Mapapanood ang buong panayam kina Catherine at Alden sa official YouTube channel ng ABS-CBN News. MJ Felipe, ABS-CBN News. You know, weekend din. Oh, uwi na tayo. Oo. Pagod na si Gabayan. Oh, ito. Do you believe in second chances? Sabi mo lang kang energy. No, no, no. Ito ang tanong dyan. Ito ang tanong. Oh. How many chances ang ibibigay mo? Kung paulit-ulit. Depende kung anong kasalanan. Agree. Kung babae, wala. Oo. Pero remember, sa kapatawaran na sabi ni Lord, forgive 7 times 77. Yeah, 7 times 77. Meaning, paulit-ulit, you need to forgive. Pero sabi mo, hindi ako si Lord. Hindi na pagpatawan. Ay, nako. Ano ba? Tama si B, anong kasalanan? Depende nga. Ano nga? Huwag natin pag-usapan to. Bibigyan mo lagi ng chance. Ma-attract? Oo. Kahit anong kasalanan niya, bigyan mo ng chance. Sabi ng Lord. No, the Lord said forgive. Seven times 77. Yun. Ang mini-minilet chance sa pag-ibig. Okay, ganito. Babalikan mo ba? Hindi mo naman kailangan balikan pag pinatawad mo. Okay ka na dyan. Pinatawad mo na lang. Oh, yes. Chill na tayo. I forgive you. Oh, pero diyan kadala. Yeah. Kahit nagtaksil ah. Hindi nga kaya nga eh. Kahit nagtaksil. I will forget yun. Nagtaksil ka na eh. So diba? Forget lang. Bigyan mo muna ng second chance. So hindi ka wait. Wala na. Forgive lang. Pwede pag nagtaksil, one more. Yan. After that, yun na yun. Pag inulit mo pa ulit, bahala ka. Pag nagsinungaling lang ka ba yan? Hindi nagtaksil, nagsinungaling lang. Ganun pa rin. Wala pa rin tsansa. Iba na sinungaling pa rin. Mas ayaw mo lang sinungaling. Kailangan magsinungaling para ma-preserve mo ang relationship nyo. Okay. So okay lang? Okay lang. Kung i-preserve nyo ang relationship. Dahil ka, dapat ka magsinungaling. May mga ganun eh. Okay. Di ba? Para hindi siya masaktan. Para hindi masaktan, ano? Ay, wow. Hindi ako makapag-comment. Oo. Huwag na natin. So, ang tanong ko sa inyo ito. Would you rather know or not know? Ayun. Not know. Not know. Ako, break it to me gently. Kanta yun, ha? Kanta yun. Hindi ko alam. Hindi ko talaga. Gentle. Gentle. Dandahan. Hindi ko talaga kaya. Promise. Ayaw ni Ate B ka ba? Uwi na tayo. Unti-unti mo ngayon. Ann, alam mo. Ang sarap. Ang sarap nung tayo nagpunta sa Burakan. Dandahan. Ganyan, sa Burakan. Unti-unti. Suwabe lang.
Ayoko, hindi ko kaya. Sige na. Alam mo ba, bumalik ulit ako ng Boracay. O, tapos? Iba na ang kasama ko. Parang hindi naman, James. Masakit. At yan po ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Alvin L. Chico. Mag-komento po sa ating YouTube channel. Anong say niyo? Would you rather know or not know? 68 days na lang. Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Napakikinggan din po ang TV Patrol sa radio sa East 30. Ano mang hamon? Atin yun. Nakita ka ba yun, ha? Radio Patrol ano sa East 30. Ano mang panahon? Tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Wait, parang naisip ko. Tutin ako sa ano. Hindi, break it to me. Ayaw pa rin niya. Di ba ang Pasko, nagpapatawad pa? Yan nga, break it to me gently. Gusto ko. Okay, ang TV Patrol at Replay nasa iwanttfc.com. Ayun. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Iwalayan na lang niya ako. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa All TV. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro sa pangalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi. Bayan. Kapanong.